Kasama po natin from PhilHealth si Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga po, sir. Hello, good morning. Good morning, DJ Chachan. Good morning po, Manong Ted. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning po sa inyo. Sir, Doc, ito nga po, no, yung issue ng hacking sa inyo. May mga balita na naibalik na daw po itong mga na-hack na sistema ng PhilHealth. Yes po. Actually, kahapon po ay naibalik ng lahat. Naibalik na po namin ang ilan sa mga sistema nito, katulad po ng website namin, yun pong AMIC member portal and e-claim system at collection system po ay naibalik na po natin lahat. At ngayon po ay normal na muli ang operasyon ng PhilHealth. Is this 100% normal? Kumbaga wala na po tayong problema as of the moment? Meron pa rin po kaming mga, gaya na ng aking nabanggit, meron pa rin po tayong mga ilang mga iniimbestigahan. Subalit yun pong mga vital operations natin is back to normal already. Mm-hmm. The vital operations are back to normal, pero ito pong sinasabi ninyo na hindi pa maayos. Alin po doon? Yung mga nabanggit nyo kanina, website, e-portal na ginagamit po ng inyong mga members, ano po ang hindi nyo pa sa ngayon magamit na sa ngayon po, resulta ng hacking? Tinitingnan pa rin po natin ng mas malalim kung ano ang naging dahilan. Mm-hmm. Yun pong ating mga of course, computer po ng ating mga employees ay nire-reconfigure pa po natin para po mas maging maayos po na maibalik po yung ating sistema at para po mas safe na yung ating mga programa at ating mga systems. So wala na po tayo magiging problema dun sa claims at dun po sa, kung halimbawa, kung magpunta man sa website, ito po mga tao? Wala na po. Sa ngayon po ay fully functional na po at nakakapag-claim na mo pong muli, nakakapag-file na rin po muli ang ating mga members using our system or e-claim system. Oh, kasi may mga naunang lumabas po na balita na hindi pa 100% na okay yung PhilHealth system. But as you're saying now po, Doc Israel, everything's back to normal. Wala nang dapat ipangamba at problemahin. Ito po mga members ng PhilHealth. Yes po. Although we are still continuously investigating the cause, kung ano po ang naging extent, at syempre po, we are putting all our control measures and putting all our tools to make sure to monitor kung magkakaroon po muli ng mga ganitong pagkakataon. So, hindi pa po tapos ang investigasyon. Tinitignan nyo rin po kung may lapses dun sa part ng cybersecurity ninyo? Yes, of course. We are looking into everything. Hindi lang po kung ito ay talagang kagagawan lamang ng mga cybersecurity attackers or baka po meron ding pagkukulang sa amin. Ganun po din po ay inaimbestigahan tayo ng National Privacy Commission kung may pagkukulang po sa negligence ng ating mga tao or sa pagkukulang sa aming mga pulisiya. Mm-hmm. Pero hindi naman po ito inside job. Walang ganon. Walang ganong angulo. Hindi rin naman po ito inside job, but of course we are not hindi natin tinatanggal siya sa ating tinitingnan, pero hindi naman po mukhang hindi naman po ito inside job. After po mangyari nito, no, na talaga naapektuhan itong serbisyo ng PhilHealth, ano pong next na plano ninyong gawin sa pagpapalakas ng cybersecurity po ng PhilHealth para di na po ito maulit? Opo. Katulad po nung pagbabalik natin nitong pagre-restore when we were able to contain, isolate, and restore our systems, kasama po namin dito ang iba-ibang mga ahensya katulad nga po ng DICT, ng National Privacy Commission, ng Cybercrime Unit ng NBI, at ng TNP, ay katulong din po sila sa pagbibigay po sa amin at pag-guide upang mapalakas po at mabigyan kami ng mga necessary tools to make sure na namomonitor po natin ang ating system sa mga ganitong klaseng atake. Ganun din po, putting enough controls para po masigurado natin na hindi na muling mangyari itong ating mga ganitong pagkakataon. Oo. Doc Israel, medyo curious lang ako. No? Ang PhilHealth is hiring a third-party cybersecurity team para po pangalagaan po yung mga online na ginagamit ng PhilHealth. Bali ang PhilHealth po, bali ang systems po namin are
internally done. Mm-hmm. But yes, meron po kaming mga third party or external party, mm-hmm. especially po pag doon sa mga licenses and security mm-hmm. measures, yes. Oo, since meron po kayong third party cybersecurity team, napag-usapan po ba kung ito po ba'y papalitan dahil po sa hacking na yan na nangyari? Actually, pinag-uusapan pa po at tinitingnan kung ano ang magiging magiging solusyon ng ating corporation, although right now we are also in the process of emergency procuring most of the tools and most of the controls na ilalagay muna po namin para po ma-secure yung ating system. Oh, so right now, nasa usapan po kayo kung papalitan yung third-party cybersecurity team ng PhilHealth. Meron din po kasing mga balita na kahit na maayos na yung sistema ninyo online ngayon and you're back to normal na po sa trabaho, may mga alleged leak members data po na nakita daw sa dark web. Ang amin pong mga gaya po na nabanggit ko, around 72 workstations were affected by this incident. At ito po yung mga personal na, yun pong mga computer na na-assign sa ating mga empleyado. So yun pong mga information na nakita po doon ay yung katulad po ng mga personal na information ng ating mga empleyado, yun pong kanilang mga ID, yun po yung mga nado doon. However, in our initial investigation po, ang atin pong mga databases ay intact, and so we are thinking na wala naman pong nag-leak na personal information or medical information na na-compromise ng ating mga members. Oh, yan din po yung sinabi niyo sa amin last time, ano, na mga impormasyon ng empleyado po ninyo ang posibleng nakuha ng mga hackers. Pero gaano po kaya tayo kasigurado? Paano natin ma-assure yung publiko, especially yung members ng PhilHealth, na hindi na-leak online sa dark web ang aming pong mga impormasyon? Well, we are still coordinating still with all the other government agencies na concerned po and still investigating po kung meron po talagang mga naging apektado sa aming systems. But again, so far po, ay intact naman po ang ating mga databases. Pero sa ngayon, hindi nyo po muna kami ma-assure kung may nag-leak o wala? Sa ngayon po, we can assure you po na kung meron pong mga halimbawa na katulad nung nado sa data web, data dark web na sinasabi, our information po ng ating mga employees, and so far, yun po yung ating nakikita. However, again, pagdating po sa medical records and personal information ng ating mga members, sa ngayon po ay wala pa naman po kaming nakikita na nag-leak out. Opo, sir, ito bang nangyari pong pagpasok sa inyong security sa inyo pong website ay may kaugnayan dito po sa naudlot na inyo pong pag-upgrade sa inyo pong IT project? If you recall kasi, di ho ba naging controversial po ito, doktor, no? Yung 2.1 billion na IT project po na inakusahan nga po dito nung panahon ng dati pong administrasyon ng overpricing, kaya hindi ito natuloy at nalantad nga po itong mga problema po ninyo sa IT. Opo. Sa tingin naman po natin ay hindi, dahil patuloy naman po ang ating pag-aayos ng ating IT system. We are actually in the process of digitalizing our IT system. At patuloy, kung yun man pong naudlot na 2.1 billion before, ay hindi natuloy, ay patuloy pa rin po ang aming pagpaplano with regards to digitalization. Siguro po ay nagkataon lamang talaga na nagkaroon po ng ganitong hacking incident, and it is also a wake-up call for us to make sure na more securities should be put into place and more controls should be put into place in order for us to protect our data systems. Oh, sige po. So aantabay po kami, sir, ha, doktor, dito po sa magiging resulta ng investigasyon. Hindi ho kasi dito madali. At ito ay napaka-technical, pero just the same, maghihintay po tayo para po sa final ho na findings dito. Meantime, we say thank you, Doktor, ha, sa muli pong pagpapaunlak po sa aming pong programa sa panayam po na ito.
Thank you, Manong Ted, and thank you, DJ Chacha. Magandang umaga po sa ating lahat. And thank you again para po kay Dr. Israel Francis Pargas. Yan ang spokesperson. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.